Thank you. So since nag-agree naman kayo to record this one, so mag-umpisa na tayo mag-klase. So again, this is the continuation of our web development. Okay, so before we start, sinabi ko naman na dun sa iba na kung hindi kayo nakahabol or wala pa yung iba, I mean, kung may nasa waiting room pala. Okay na, Morales, nakita ko rin, sorry. Nagtataka kasi ako, participants 45 pero 43 lang yun nandito sa akin. Sorry. Eh, na-accept ko na sila. Thank you. Okay. Continuation ng web development natin. So parang part 2. Okay? So for to us again, kaya tayo magpapagkakaroon ng part 2 or mas mahaba yung discussion natin dito is that para at least magkaroon kayo ng time na gumawa mismo ng website tapos makapag-focus kayo on designing na. Okay, kumbaga after the database, makapag-insert, delete, update, search, automatically kayo na pong bahala doon sa designing na nung website niya, which is yung mga CSS na, ganun. Okay, and magdagdag kayo ng HTML codes, okay lang din. Okay? Okay, start things up. Share ko muna tong screen ko regarding dun sa PHP and MySQL lecture natin. Ayan. Dito muna tayo kasi habang hinihintay natin yung iba nyong kaklase na anong tawag dito? Nag-i-install ng WAMP or let's say humahabol kasi yung iba kumuha ng INB nila. Okay? And may mga nagpaalam naman eh. Baka naman. Foodpanda. Okay, so may mga nagpa-foodpanda. May mga nag-INB, ayan, scholars, ayan, mga kumuha na yan. So, buti nagpaalam kayo kasi kung di kayo nagpaalam, hindi ko malalaman. Diba? Okay, so let's have your PHP and MySQL lecture. Again, so kung kanina meron na tayong quotes, dadagdagan na lang natin yan. Pero before we go on with that one, ano tawag dito? Discuss muna tayo nito. Okay? Para at least dire-diretso tayo mamaya sa coding. Tapos kung papansin nyo, almost done na tayo kapag natapos tong PHP and MySQL lecture. Kasi after your midterm, of course, I'll give you time para makagawa kayo ng sarili nyong website, web page, okay, that you will present at the end of the semester. Hindi naman mismo yung presentation, para makita ko lang kung ano yung laman, ganyan. Tapos paano nyo ba in-improve yung gawa nyo from this into this? Kumbaga, syempre, we have your common na eto nga. Hey, sorry, nag-load. Eh, may tayong common na ganyan, na nagkakaroon na ng records, ganyan. So, ano yung ginawa nyo para, since meron tayong web development, ano nangyari, ano yung dinesign nyo, ano yung dinagdag nyo, paano gumanda, okay? So, paano mga nangyari yung mga yon, okay? So, learning outcome, so after successful completion of this lesson, you should be able to learn how to build a real-world website from implementing PHP and MySQL, okay? Siyempre, learn to build a real world website, of course, pero wag naman tayo masyadong mag-expect. Okay? Wag naman tayo mag-expect na, of course, this is web development one. Again, ang web po, meron tayong iba't iba. Web designing, web development, okay? Web programming. So, sobrang lahawak po ng web. Okay? Na minsan, akala nila pag meron kang web development is okay na. No, this is yung building blocks niya to be able for you to do the different web development categories. Okay, kumbaga kung ano yung mga pwedeng ipasok sa inyo or ituro sa inyo, ituturo natin. Okay, pero yung aftermath of that basic to advanced, kayo na po. Okay. So understand the requirements in building out website through identifying different tools, hardware, for web server, operating system, web server software, DBMS, and programming or scripting language na gagamitin po natin. We also have learned how to create database and tables through programming codes, learn how to insert, update, delete records from database, and apply to HTML forms. Okay. So PHP, ano ba yung PHP? That is hypertext
preprocessor. Okay? So again, PHP stands for Hypertext Preprocessor. It's a programming language that allows web developers to create dynamic content that interacts with the database. Okay? So PHP is basically used for developing web-based software applications. So this tutorial helps you to build your base with PHP. Okay? Kahit na hindi naman tutorial. Okay? So why to learn PHP? Excuse me. So PHP is a must for students and working professionals to become a great software engineer, especially when they are working in web development domain. Okay, so this is the some of the key advantages of learning PHP. So PHP is a recursive acronym for PHP Hypertext Processor. So it's a server-side scripting language that is embedded in HTML. So that's why yung gawa natin kanina, hindi pa pala natutuloy, no? Yung pinapagawa ko kanina, nasa loob po ng HTML file yung PHP nyo, okay? Kasi dahil nga po doon. Okay? So it is used to manage dynamic content databases, session tracking, even build entire e-commerce sites. Yes, that's right, e-commerce sites. So it is integrated with a number of popular databases including MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Infomix, and Microsoft SQL Server. So PHP is pleasingly CFI in its execution, of course. PHP supports a large number of major protocols such as POP3, IMAP, and LDAP. So PHP is forgiving. PHP language tries to be as forgiving as possible. So paano nangyayari ganun? Kasi as much as possible, PHP, of course, ini-interpret siya or nirara natin siya through web browser and it was actually interpreted by the web browser. So as much as possible, ang ginagawa nila, kung ano ba yung mas madaling maintindihan. That's why nakalagay dito, PHP syntax is C-like or C programming. Okay, yung C programming language. Okay, that's why, of course, sabi nga nila, it inherited yung property ng mga programming languages pagdating sa C programming. So medyo simple lang siya, madaling maintindihan. That's why, on the characteristics of PHP, we have simplicity, efficiency, security, flexibility, and familiarity. So here's an example of Hello World using PHP. You have HTML, head, title, body, tapos open or less than symbol, tapos question mark, PHP, echo, Hello World. So pag sinabi nating sa Java, that is system.out.println or system.out.print, sa PHP po, that is echo. Tapos Hello World, then question mark, tapos close. Kasi that is one of the syntax of PHP. Parang HTML, di ba sa HTML, meron tayong opening, meron din tayong closing. So sa PHP, ganito po yun. Open, question mark, PHP, tapos close, tapos greater than symbol. However, we have different pa rin po. So aside from less than, question mark, tapos PHP, meron pa rin tayong different ways para makapag-umpisa ng PHP codes. Okay, and later on, we will discuss that one. So, applications of PHP. So, as mentioned before, PHP is one of the most widely used language over the web. So, PHP performs system functions. PHP can handle forms. Ayan. Katulad nung gagawin natin. You add, delete, and modify elements within your database through PHP. Okay. So, access cookies, variables, and set cookies. Using PHP, you can restrict users to access some pages of your website. And it can encrypt data. Okay, so some of the overview of PHP, we have your this one. The most universally effective PHP tag style is this one. So ito rin yung ginamit kanina and ito rin yung gagamitin natin. Short open tag, so ito yon. Yung question marks lang yung gagawin natin. Okay, meron din tayong ASP style tag. So mimic the tags used by active server pages to delineate code blocks. So ASP tag, ito yung ginagamit sa... Ito yung itsura kapag ASP style tags yung ginamit natin. Percent symbol naman yung ginagamit instead of question mark. So, active server pages or ASP, ayan, mostly used for intranet. Okay? So, some comment or commenting PHP code, ayan, meron tayong double slash or ayan, slash na yan. Block code or multiple lines, of course, yung parang sa Java lang, parang sa C lang. Diba? Sabi nga natin, C-like kasi yung
PHP. Okay? Asan na yan? So, PHP variable types. Okay? So, here are some of the information regarding PHP. So, variables in PHP are denoted with the leading dollar sign. So, yun yung explain din natin kanina sa dollar sign con is equals to MySQLi, so on and so forth. So, yun po yung ibig sabihin. Kailangan nagkaka-problem ata. Ano? Okay, so variables are assigned with the equal operator. Of course, katulad lang din ng Java programming natin and different programming natin. Okay? Kapag gusto mong mag-assign, you use equal operator or the assignment operators. Variables can but do not need to be declared before assignment. So, naintindihan, di ba yung ginawa natin kanina, yung meron tayong, wait, open ko nga. Stop share ko na saglit. Open lang ako ng screen. Yung kanina. Lang po. Screen na i-share ko. Okay. So, ito. Diba? Hindi na tayo nag-declare ng halimbawa, int dbhost, string dbhost, double dbhost, wala nang ganun. Diretso dollar sign, tapos dbhost, tapos kung anong i-assign nating value. Okay? Okay, going back. Excuse me. So we have PHP has a total of 8 data types. Sabi nila, we have your integers, doubles, booleans, null, strings, arrays, objects, tapos resources. However, kapag applications na kasi yung ginagawa natin kapag PHP, sometimes ine-embed na lang natin yung ginagawa natin to PHP. And most of the time, PHP is ginagawa natin siya or ginagamit natin siya for manipulation of databases na meron tayo. Okay? So, ayan yung samples ng doubles. Ayan. We also have your boolean. Okay, we have your strings, PHP and getPost method. Ayan, na-discuss na natin yan. So, hindi ko na siya papahabain, no? Kasi gagawin nyo rin naman yan, tama ba? Lahat ng samples dito, you'll do that sa tamang panahon. Ayan, tapos, of course, ito na yung ano natin, yung ginagawa natin. Ayan. Tapos na yung IM natin. Okay? Now, if you were to ask, sir, kapag tapos na IM namin, ano na mangyayari? Okay, wala na bang i-discuss? Of course, meron at meron pa rin tayong i-discuss. Kasi, di ba, in-stop natin yung sa JavaScript tapos DOM. Okay, so, basically, yung mga susunod na meeting natin, it's more on ano na yung improvement doon sa webpage na or webpages na ginagawa niya na. Okay? Di ba naman, ng mga nag HTML naman tayo, ganyan, nag-insert kayo ng mga pictures, logos. Kung gusto nyo gumawa ng gano'n, it's up to you. Kasi na-discuss naman na natin yung mga yun. Kung gusto maglagay ng music, ng video, or tutorial video kung paano ka iikot dun sa webpage mo, you can do that. Okay? So, close ko na to. Okay? Sorry ah, nakaharang kasi yung camera ko kaya gumaganyan ako lagi. Okay? Na-close ko na, open ko na to. So, kanina, pinagawa natin to. Okay. Wait lang. Pwede yata ako mag-send, no? Wait lang. Stop share. Okay. Okay na ba lahat? I mean, okay na ba lahat? Ready na tayo for PHP? Desktop. Asan na ba? Double.
Okay. Dun sa mga wala pang file, kasi syempre, na late kayo, ganyan, or what, ito na po yung file, webdev.html. Paki-download na nga po muna. Ismael, Topper, okay na ba yung WAMP nyo or SAMP nyo? Tsaka si... Sino pa ba yung wala kanina? Pacheck ah. Okay na ba? Okay na po, sir. Okay, okay na yun sa'yo. Okay na po yung kay Morales. Sige, paki-download nyo na lang to para kung wala pa kayong file, at least ayun na yung gamitin nyo. Para dire-diretso na tayo. Ang hindi ko na lang natanong is... Si... Topper. Topper, okay na yun sa'yo? Opo, meron na po. Meron ka na rin WAMP, meron ka na SAMP. Ay, WAMP or SAMP, meron ka na. Meron po. Okay, sige. Let's go. Start na tayo. Na-download mo na, ano? Na-download nyo na? Ay, sorry. Topper, na-download nyo na? Is Morales. Okay na po. Okay. Ala, lugi pala sila, no? Kasi dinownload nyo na ata. Okay? So, ang gagawin natin, di ba? Kasi kanina, ito lang po yan. Para dun sa ibang wala. Okay? So, kanina, ito lang yan. That's why .html po yung nakalagay sa inyo. Ito lang yung pinagawa ko, ending with the HTML. Tapos, meron tayong form. Ayan. Okay? So, max length, yan po yung length na hanggang ilan lang yung pwede nating matype. Sir, di ka naka-share screen po. Ah, hindi ba ako naka-share screen? Sorry, sorry, my bad. Yes, Pumares. Ano yan, Pumares? Nag-message ka privately. Sorry, pag yung private, di ako nakakasagot kasi agad. Sa meeting yun na lang itanong. Yes, Mark. Wait lang. Ito, sir. Ay, hindi ko siya nakikita. Na-open yung video, sir. Cannot login in the MySQL server. Bakit daw? Anong error? Tapos ano, 2 of 3 services running lang yung sa WAMP ko, sir. Tinry ko na lahat eh. Pati yung mga error sa DLL, in-install ko na lahat. Kaso ganun pa rin. Tingnan ko nung nasa URL mo. Back mo nga. Sa URL mo. Nakakonect ka sa internet? Opo, sir. Cannot connect to the internet. Pero ganyan rin yung sa PC kanina, sir. Eh. Hindi, dun sa may baba mo, ano nakalagay? MySQL. Hindi, yung sir? Mismong code. Yung, yung, connect, no connection could be made because, ano nga? Naka-on yung firewall mo? Wait lang, sir. I-off mo nga muna yung firewall mo. Tapos, na-try mo ba kung yung Apache mo kanina is naka-allow access yung Apache server mo? Kasi minsan ganun yung nangyayari. Opo, sir. Nag-uninstall na rin ako eh. Anong version yung WAMP mo? Yung latest, sir. Latest? Wait ah. Ta-da! Wait. Try ko nga kung pwede ako mag-send ng file dito. Wait lang everyone ha, malapit na tayong gumawa. Na ano lang, may mga onting ang tawag dito. Commercial lang. PP documents, classroom needs. Ay, hindi ko yun. Try mo kayang i-download yung ano? WAMP ano? Ano bang ano tong akin? Wait. Naka-share screen pa ba ako? Okay. I-try mo ngayon i-download yung WAMP 3.1.7 by 86 ha. Ilang, anong bit ba yun sa'yo? 64, sir. Try mo yung 3.1.7. Kasi ako ito yung gamit ko eh. This is a stable eh.
Doon may mga bago na kasi, hindi kasi ako mahilig mag-install lagi ng database na bago. Unless parang okay na ganun. 3.1.7. Ah wait, share ko yung screen ko para makita mo. Sinend ko eh, kaya lang hindi siya pwede wala i-send. Eto. Kita mo na. Hindi pa sir. Eto. Okay. Ganyan talaga class, ang tawag dito. Para may commercial kasi kapag totoong klase naman, 'di ba? Pag may tanong, i-stop muna talaga tayo. Okay. Dun sa iba na habang naghihintay tayo, okay, sa kay Pumares, kasi okay naman na ata yung iba niya, no? Share screen, okay. Pakigawa niyo na to. Di ba, pinakita ko naman na to sa inyo. Tama ba? Pakigawa mo na to, ha? Yung PHP na to. Si Mark, hintayin lang natin si Mark kung ano nangyari dun or update dun sa kanya. Sir, meron pa po sa baba niyan, sir. Sorry? Meron pa po sa baba net. Wala na kasi ito yung opening, ito yung end eh. Ito na lang, yung body, yung closing ng body and HTML. Hindi, sige, ganito na lang, parang hindi kayo malito. Okay na? Pumares, okay na yun sa'yo? Wait lang sa installing pa. Again, yung DB name, ha? Depende po yan sa inyo kung ano pangalan ng database nyo. Depende rin dito kung ano yung meron sa inyo kasi hindi ko po alam kung ano yung password na nilagay nyo. Okay, sa akin kasi wala. And yung username, hindi ko alam kung gumawa kayo ng user or other username with all the privileges. Yan, katulad ng diniscuss ko kanina kung paano ba kayo magkakaroon ng users or other user with same privileges na meron yung super user. Tapos after yung magawa to, di ba nagawa niya na to, try to save it as, save as nyo ulit siya as PHP naman. Ayan, yung tipong save as... Ayan. So, all files, halimbawa, webdev.php. So, saan mo siya isa-save? Makinig muna, ha? Paano mo siya isa-save? Pupunta ka sa Drive C, kung saan nakalagay yung WAMP mo. Okay, so ito, ako, in my case, ito. Tapos, ilalagay mo siya sa www. Okay? Ayan. Tapos, isa-save ko na lang. Tapos, meron akong PHP file doon. Ngayon, if you were to ask, sir, paano po sa SAMP? Sa SAMP naman, doon po sa htdocs na folder, doon yung po ilagay.
HT Docs sa makita pa to, no? Dito po sa HT Docs. Ayan. Ito, HT Docs na folder. Diyan niya ilalagay yung gawa niya. Okay? Tapos try nyo i-run localhost/webdev.php. localhost/webdev.php. Yes, that's right. Okay na po, sir. Nagre-run sa inyo? Ay, sorry. Pumaras okay na yun sa'yo? Apo, sir. Okay, sige. Pakigawa na to para makahabol ka. Tsaka yung iba is maayos na yung mga gawa nila. May nag-chat. Hindi, sir. Arand, anong hindi, sir? Di po nagra-run. Wait natin yung iba, no? Tignan ko kung ano. Kung sino yung nakapagparan or nagra-run yung gawa nila. Stop share ko muna. Ay, nakita niyo na ba? Sorry. Wait, sorry. Wait lang ha. Chat. May nag-chat ulit. Wait. San po isa sa... San po isa yung pagsamp? Pagsamp po sa HT Docs. HT Docs. Sir, paano po yung phone? Yung AWD po. Sa akin, sir, gumana kay Jacob. Sir, paano po yung phone? Yung AWD po. Wala bang nakalagay dyan na lagayan ng ano nyo? Kasi bago nyo install, meron dyan atang ano eh, yung kailangan mong basahin muna. Ano ba yung nakashare screen sa akin ngayon? Sir, yung notepad po. Notepad lang? Wala na iba? Wala po. Okay, wait lang. Sir, okay. Kailangan po ba sa background may lalabas po? Yung una ko po kasi nag-connection failed. Pero, connection failed. Pag connection failed, may problem po dun sa connection nyo. Pero dapat, ang lalabas ganito. Wait. Share screen ko to, ha? Sige po, sir. Wait lang, ha? Sorry, may hirap pala pag ano. Ang daming nakabukas. Ito. Google Chrome. Okay. Sa akin, ito. Ito sa akin, nakikita nyo na? Opo, sir. Since naka-online kasi ako, again, IP address yung ginamit ko sa localhost. Ayan. newdml.php. Ayan. Nag-refresh siya. Saan siya nakalagay? Ito po siya. Okay, wait lang. So, drive C. Tapos, sa WAMP. Ayos po, sa www. Ay, tama. Sa WAMP. Tapos, papasok ako ng www. Ito po yung new DML. Okay? So, ito po yung lumabas.
Okay, so hindi ko nilagay na localhost slash new DML sa akin .php, no? Kasi sabi ko nga, naka-online po ako. That's why ay gumana yung localhost ko. That's why ito na lang yung sinulat ko. May IP address. Ayan. Tapos ito na siya. Di ba dapat ito ilalabas? Opo. Ayan. So for example, naglagay ako ng 2 dyan. Pag kinik ko yung insert, employee ID must be 4 digits. Ayan. Kasi meron pa ako isang code na nilagay dyan. Okay? So ngayon, hindi, wala pa sa inyo yan. Kaya wag muna kayong, wag muna kayong kabahan ko bakit walang ganito, walang ganyan. Kasi wala pa naman function yung, yung mga buttons natin. Okay? Yung mga submit button natin. Okay? So refresh ko lang. Ayan. Sir, yung akin, yung based sa tanong ko po kanina pong umaga, nilagyan ko na lang po ulit yung sa may local host po ng 3308, yung port ko po, sir. Saan siya? Yung, saan mo siya nilagay, ano, Miggy? Sa ano po, sir? Sa DB host ko po. Sa DB host. DB host. Wait. Ano po kanina, sir? Wait lang. Ganun na po web dev. Wait lang po, ah. You're talking about this one. Yung localhost, naglagay ka ng 8080. Tama? Opo, sir. Ganun po. Pero... Ayan, ganyan. Yes. Sabi ko nga, di ba, pag may number kayo, kailangan mo ilagay yung number kasi ibig sabihin, nagamit yung port mo. Okay. So on my port, hindi ko siya ginamit or wala akong ganun, kaya wala rin pong number. Kasi for example, meron akong ganyan. Ang dapat kong ilagay dito... Stop share na naman ako. Ang kailangan kong ilagay dito is maglalagay din dapat ako ng ganito. Ayan. Katulad ng sa'yo. Naintindihan ba? Opo, sir. Thank you po. Sige, no problem. Ayan. Wait lang natin yung iba. Siguro para mas madali, ganito na lang, no? Rand, ano yung error? Gumana na po sa akin, yes? Kay Matukad. Saan po isa yung pag-sump? Trisha, di ba sa HT Docs? Okay na ba yun sa'yo? Trisha, okay na yun sa'yo? Di pa, sir. Bakit paano naman? Yung ano po? Yung sa pag-save po. Ah, pag-save. File, save as. Tapos, i-save mo. Sa anong WAMP yung gamit mo, no? Opo, sir. Wait, share screen ko na nga lang ulit. Ganito. Kumares. Pupunta ako sa web dev, file. Nakikita mo na? Nakikita mo na yung share screen, Mark? Opo, sir. Save as. Of course, all files, webdev.php. Tapos, pupunta ako sa Drive C. Ayan, ipinutin ko yung WAMP. Under ng WAMP, meron ako nakalagay na www folder. Tapos, dito na. I-save ko na dito. Click save. Okay. Siyempre, hindi ko na siya ma-save kasi meron ako dito eh. Sige, okay na nga yun. Ayan. Replace it, yes. Okay, ayun na. Thank you, sir. Sige, no problem. Stop share ulit ka. Tapos, close ko lang yung video ko saglit. Ha, mag-charge lang ako saglit. Trisha, pa-check nung gawa mo kung okay na, ha?
Pakiayos muna yung gawa nyo. Kung okay na ba, pakisave muna. Balikan ko kayo ng 4:30. 15 minutes para ayusin lahat ng connections nyo. Okay? If you have questions, you can ask or at least kahit tanong na kayo sa classmates nyo. Sa messenger, ganyan. Para at least makikita nila mismo yung pictures na meron kayo. Kasi most of the time, common yung problem eh. Baka kulang lang sa equal sign, kulang sa close curly braces, ganyan. Okay? Balikan ko yun ng 4:30. Tapos kung sino yung may hindi pa natatapos, eh mamaya mag-share screen kayo kung anong gagawin natin. Ha? Thank you.
Okay na. Pwede na tayo mag-umpisa ulit. Lahat ba gumagana na? Gumagana na ba yung gawa nyo? Lahat kayo? Di pa, sir. Rand, ano bang nangyari sa'yo? Share mo nga yung screen mo. Morning. Ah, ano bang pangalan ng database mo? Salita ka, Ran. DBM, ano po? DB example, sir. O, eh, ba't DB employee yung nakasulat sa'yo? Di ko din po alam. Hala? Ayan, dito palang, dito DB palang, example eh. Dito pa lang alam ko ng ano yung mali mo. Oo nga, ibig ko sabihin, dun sa code mo, DB employee yung ginawa mo, hindi DB example. Tama ba ako? Rand? You change your ano, your code dun sa ano mo, yung code mo mismo ng PHP. Asan yung code mo ng PHP? Ito, sir. Wala, wala akong PHP na ikita. Ay, wait lang po. PHP may admin yan, yung PHP mismo. Loko mo naman ako eh, DB employee yung pangalan nung nakalagay sa'yo eh. DB example pala yun sa'yo. Answer. O, baba mo. Wait lang po. Asa na? Baba mo pa. Ayan o, doon sa DB name mo, dapat na nakalagay dyan DB example. O, save mo. Wait lang, sir. Okay, save. Hindi, i-run mo yung localhost slash matamad kasi hindi na lang mag-create ng panibagong tab eh. Ayan, tama na. Apa. O, ngayon, alam mo na. Kanina ka pa nag-ano-ano dyan. Sinabi na sa'yo ang error mo, yung DB employee, paulit-ulit ka pa din. Thank you, sir. Ge. Next. Sino pa hindi okay? Dexter, hindi ka pa okay? Yun sa'yo? Nagsasalita si Dexter, no? Pero hindi ko naririnig. Satsatin? JD, may sinasabi ka? Paki-raise your hand nga kung sino pa yung hindi tapos. Hindi tapos. May reactions dyan na raise your hand para at least makita ko. Para mabilis tayo. Pag may error, at least kahit ako na yung mag-debug. Deskitado. Sino pa? Raister, Jersey. Raister, naka PC ka, PC. Hindi po, sir. Naka-cellphone ka? Opo, sir. Naka-cellphone. Okay, how about Jersey? PC po. PC. Sige, open mo muna. Ihuli na natin yung cellphone kasi medyo complicated yun sa kanila. Ah, okay, okay. Hindi. Jersey, i-share mo naman yung screen mo. Ay, ganun ba? Wait. Pin. Hindi ko makita. Select. Sorry. Select character.
Anong error niya? Pwedeng pasabi? Ah, but may change password ka. Ano, Jersey, bakit kailangan mag-change password? Jersey, open your ano, your mic, naka-mute ka. May napindot po ako, sir. May napindot. Ano 'yung napindot mo? Sa privileges po. Sorry? Sa privileges. Paano kaya 'to? Anong error niya? Hindi ko kasi masyado mabasa. Select character set name as char set description as select command denied. Eh select command yung may problem sa iyo. Tama ba? Ano bang gagawin mo? I-change ka ba ng password? Ano? Ito yung lumabas. Okay. Warning, unknown database DB employee. Anong pangalan ng database mo? DB employee po. Mm-hmm. Patingin nga ako. Hindi ko na po ma-access yung dito, sir. Wala, ba't wala? Eh kasi, hindi ma-access kasi wala ka namang database. Try mo nga mag-create. Hindi na po ma-access. Nagkakaroon po ng error na ganyan. Wala, ano nangyari? May napindot ka nga ata. Paano pa ito? Ayusin ko na lang po, sir. Sige, anin mo muna, ha? Thank you. Wala pala talaga siyang ano. Pumares, share your screen. Anong error nun sa'yo, Pumares? Okay, anong error niyan, Pumares, sa'yo? Isa-step lang, sir. Ayaw bumaba na ito. Ginawa ko na lahat. Ayaw bumaba? Asan ba yung code mo? Ito po, ito, sir. Hindi, asan yung code mo? Ayaw bumaba. Patingin akong codes. Yan, sir. Kita po ba? Hindi po. Wait lang po. Wait lang. Baka naka-pin kasi ako eh. Yan, sir. Ayan. Wait lang, ha? Kinopya ko lang naman, sir. I-next mo nga. Po? Ay, sorry. Ilagay mo pa nga papunta sa kanan. Kanan. Ha? TD. Tapos, ibalik mo nga ulit. Yan na, sir. TD. TR. Table. Ay, hindi ko na makita. Ay, hindi niya na makita, sir. Hindi, maliit na yung, ano, yung font size. Ah, wait lang po. Yan, sir. Medyo maliit pa rin. Ayan, okay na yan. Masyado lang, ano, anong tawag na? Medyo maliit lang yung... Okay, body form. Table, TR. TD, TR. TR. TR, TD. Anong kulang mo dyan? Ito sir, Ron, nandito lang siya sa ano. Wait lang sir. Wait lang sir. Sige. Ito lang yun eh. Ito na labas sir, hindi siya na, wala siya sa baba. Ito mga to. Yung mga button. Bakit nandun siya sa may employee salary? Hindi ba naka-close yung TD mo? Po? Hindi na-close yung TD or TR mo? Na-check mo na ba kung naka-close yung TR and TD mo? Wait kasi lang, nandun sir. Siya sa ano eh, sa, ang tawag na, nakalinya siya sa may, ano, table row. Kaya nga po, wait lang. TD, TR. Naka-close naman lahat, sir. Paano ba ito? Hindi ko kasi makita yung... Asan yung code? Ulit. Alam ko na, Mark. HTML pa rin ba yung gamit mo or PHP na? HTML pa rin, sir. HTML pa rin. Opo. Kaya HTML to. Hmm. Okay. Patingin ako.
center. Input type, submit name. Close, close. Taas mga onte. TR. TD, TD, TD. TD, TD. TR. TR. TD. Here, TD. Close ng TD. TR. Close. Dinouble check ko na rin, sir, dun sa code eh. Parehas lang naman. Wait, check ko nga dun sa isa ko, ano. Mahirap kasi mag-check ng ano eh, naka-online. Baka nalimutan mo lang save ulit. Just reload mo. Wait lang, wait lang. Kasi tama na may input mo eh. Ayan, ganun pa rin, bye. Iusog mo nga ulit yung bandang dulo, ano, sa pakanan. Tama naman yung nakalagay dito. Ay, hindi. Ano tong ano? Ah, okay, enter employee. Wala atang double quote tong enter employee salary mo? Pakilagyan mo ng double quote yan. Pakitry mo lang, tapos save mo nga, tapos try mo. Hindi ko nakikita yung screen mo. Okay na, sir. Okay na po. Ay, Diyos ko. Thank you po. Ano, pasensya na kasi pag maliit talaga tapos nag-check ako ng nagaganyan, medyo mahirap kasi. Kaya medyo matagal mag-check eh. Kulang pala yung na-type ko, sir. Ah, sige, no problem, wala problema. Thank you po. Ah, sige. Sino pa? Ah, natitira na lang is yung kay Desquitado tsaka kay lower hand, Pumares. Okay, Desquitado. Ibig sabihin lahat okay na, no? Kay Christian na lang. Christian, can you share your ano? Your screen. Topper na grand na rin yun sa inyo. Morales, pa-check ah. Opo sir, na grand na po. Yung okay, okay. Sige, wow. Sige. Desquitado pa, share naman ako ng screen mo. Thank you. Sir, yung platform na lang po problema, yung EWT. Sarot kailang, ayun lang. Paano ba to? Pero gumagana yung ano mo? Yung ang tawag dito? Yung SQL mo, wala tang mic si Desquitado. Gumagana yung SQL mo, Desquitado? So yung platform na lang po problema, EWT. Root kailangan naka-premium. Madalang lang kasi yung magra-run ka through phone eh. Desquitado, gumagana yung ano, yung SQL mo doon sa isang platform. Yung multi-server or hindi mo pa natatry? Wait ko yung sagot mo, ha? Wala po sir, di po nalabas yung unti sir. Ano kaya ito? Submit HTML. Submit also. Ako problema. Kswip server. Kaya lang hindi pa natitest tong server na to, no? Paano ba? Wait, check ako sa ano, Google nga. Ay, hindi. Wait. Dun sa mga nakatapos na, saglit lang ano, saglit lang, Desquitado, saglit lang. Okay, may papagawa lang ako sa iba mong classmates para masagutan ko na yan sa'yo.
Wait lang. Desktop. Wait lang po. Okay, wait lang ha. So, ano ba ito? Kailangan ay inaayos ko lang yung gagawin. Share ko yung screen nung gagawin nyo. After nung... Ang tawag dito? Okay, eto. Wait, di pa pala ako naka-share screen. Sorry. Okay, share ko na. Okay, after nyo magawa to. Asan na ba yung kanina ko? Drive C. 164. Okay. So, after nyong magawa to, ayan, di ba nagawa na natin to? Okay. So, dito, syempre, sa gitna ng open ng PHP tapos close. Dito, after nung if tapos die tapos close, lalagay nyo to. If iset. Ayan. If iset, $_post. Kasi post method yung ginamit natin. Kapag get, get po ilalagay natin. Ayan. Okay. Ilalagay nyo dito, ha? After. Tapos, bago mag ganito. Okay? So, ko control C ko lang, ha? Kasi hindi ko naman dyan ilalagay. Okay? Wait lang. Mami, explain ko sa inyo kung para saan yan, ha? Stop share ko muna. Share screen. Saan na ba yun? Example ko. Ayan, nakikita nyo? Kita na po. Ayan. 1, 2, close, open ng else. Close. Okay. Ayan, sige. You can do it now.
Ayan. Sige, pakigawa na habang ayusin ko yung kay Deskita ito. Ha? Wait lang, ano, Deskitado. Pero, if you want, pakicopy muna yung nandito, yung nakashare screen na PDF. Ay, na ano, sorry, na dot text. Saan po banda start? BYBF. Ah, sorry. Asan po start nung if, sir? After po nung close parenthesis ng if statement dun sa die connection, yung sa connection nyo, ito. Nakikita nyo ba? Sorry. Nakikita nyo ba itong inopen ko? Na HTML, hindi pa? Hindi po. Hindi pa po, sir. Sorry. Ito. Di ba sabi ko, dito nga. Oh. Dito. Dito po. After nito, dito. Ayan po. Nakikita? Nakikita ba? Okay. Close ko na ulit. Ha? Para at least kayo naman yung magagawa mamaya. Share screen. Pangalan na dito. Ayan. Sige, you can start now. Pero Deskitado, gumagana naman siya. Ang tawag dito, what last time na ginamit ko siya gumana? Anyway, wait. Ano nga ito?
Diskitado, try kong install na yung unwriter saglit. Before that, hanapin ko kung paano mag-install saglit. Dun sa mga meron na nung ito, yung if is set, nakikita nyo ba yung screen ko? Okay. So, meron na lang kayo dito, $SQL, tapos insert into TBL underscore employee, kasi TBL employee po yung pangalan ng table ko. So, kung iba yung pangalan ng table nyo, of course, iba rin po yung ilalagay nyo dyan. Okay. So, meron tayong emp ID, emp name, emp salary, which is yung nakalagay nga doon sa table natin. Values, $_post. San galing po, sir, san galing yung $_post? Since post po yung gamit natin, ito yung gagamitin natin. Emp ID, ito yung pangalan nung name ng text nyo. Okay, yung input type text, tapos name, emp ID. Tama. Emp name, tapos emp salary. Hindi ko alam kung binago nyo yun or what. Next, you have your result, mysqli_query, $con, SQL. So, iche-check niya kung yung result ay nakakonnect ba siya, plus kung tama rin ba yung SQL statement, which is this one. Okay? Next, echo recorded. So, sasabihin niya kung recorded na ba yung gawa nyo or hindi pa. Else, ER zip dito. Naglagay lang tayo ng error zip dito. Okay? Para sabihin niya lang kung yung employee ID ba must have a 4 digits or not. Okay? Nagkakaintindihan po ba? Naintindihan ba yung gagawin? Opo. Okay, paki-check lang mabuti yung values na nakalagay. Ha? Andyan na po lahat yan. In-explain na sa inyo to. Ito galing yan dun sa table nyo. Sige, sige. Tapos yung, nakikita nyo yung symbol na to? Di ba hindi siya ano? Ang tawag dito, single quote? Tama? So ang symbol na po yan, yan yung katabi ng number 1 sa keyboard nyo. Nakikita nyo ba? Kita po. Yes po, sir. Yan yun. Okay? Sir, tanong lang po dun sa katabi po nung parenthesis po sa may employee salary po. Dito po sa 1, 2, 3, 4. Sa 5th line po, sir. Ito to? Ano yan? Kailangan po ba may double quotation mark po ba? After nito? Apo, ano parenthesis po? Yes po, kasi ito siya, included siya rito. Ito yung closing okay. Niya. Okay. Okay. Sige no problem. Po.
Desquitado. Ano ka pa? Kamusta? Dun sa FTP niya, na try ko siya eh. Deskitado, ano, i-check mo muna kung paano ba makakapag-access. Kasi, instead of send to, what if you try to open na lang yung FTP? Ibig sabihin, anong tawag dito? Mag-i-install ka nung isa sa mga server, tapos dun mo siya mismo i-open. Or isi-send mo dun yung FTP na meron ka. Kasi diba, dalawa yung choices. It's either you send to or sa'yo isi-send or kukunin mo from that FTP. Wala eh, hindi ko akalain na ayaw ng AWD. But then again, pakikopya mo na rin to, baka mamaya at least kapag magta-try ka, kung sakali makahanap ka ng iba pang app na pwede natin gamitin, pwede mong gamitin, at least pwede mo siyang mailagay. O sige, thank you, Deskitado. Pasensya na, hindi ko rin kasi masyadong gamay yung ibang application katulad nung itong in-install mo na Unwriter na to. Tapos na ba? Na-try nyo na mag-record? Paki-chat nyo sa akin kung okay na kayo or hindi. I'll give you hanggang ano 5:15. Okay, so meron na nakatapos na isa. Okay, kaya lang private siya nag-message. So, just message me or kahit dun sa meeting magsabi na kayo. Sorry? Sino yan? Sino yung nagsasalita? Wait lang po. Sino yung nagsasalita? Miggy, ikaw ba yan? Mag-insert. Sir, si Miggy. Yes, Miggy, ano yan? Sir, need po bang ipagana na po yung ginawa po namin? Like, mag-input na po kami? Mas okay sana kung at least nakapag-input ka tapos magre-record siya. I-check mo ngayon dun sa database kung meron na. Kasi wala pa tayong viewing eh. Wala pa tayong select. Okay. Ang meron pa lang tayong insert, so pwede mo siyang ma-check dun sa database. Okay pa. Okay. Yan lang. Thank you po. Pasensya na rin ha, hindi naman to recitation. Gusto ko lang at least ma-experience siya. Baka mamaya hindi nyo matry. At least ito, na-try nyo kung paano mag-code. Again, hanggang 5:15, you have 7 minutes pa. Okay po. Thank you po.
Bakit? Pakidagdag nyo nga itong ano. Ay, ano, matukad. Pakitry mo nga itong ipreg underscore match. Ilagay mo nga ito sa'yo. Try mo kung gagana yung ano, dollar sign ERR zip. Thank you. Dun sa iba, disregard nyo muna to. Ito. Disregard nyo muna yan. Kapag natapos nyo na lang muna lahat. Pa-check ka. Anong error nun sa'yo? Yung sa sinend mo sa akin. Ah, ito. Error syntax in expecting close daw. Pacheka, kulang ka ata ng isang ano, single quote sa insert sub. Pacheka, narinig mo ba ako? Pacheka, kung narinig mo ako, galaw mo yung mouse mo. Nakita mo na, Pacheks? Saan po, sir? Sa may insert sub, dun sa sinend mo sa akin, kulang ng single quote. Yung iset, dollar sign post, insert sub, wala siyang isang, yung katabi ng B, walang single quote. Check mo lang kung tama na pagkatapos. Ano nangyari? Sabihin nyo rin sa akin pag minessage nyo ako sa messenger para makikita ko yung mga message nyo. Nagtuloy na sir, pero may ano lang. May... Mm-hmm. Okay na po sir, lumabas na yung error tapos di na record yung... Paano hindi na record yung ini-input? Matukad, paano hindi na record? Di siya pumapasok? Ah, okay. Hindi siya mare-record pag 4 digits. Pero, pumapasok lahat ng record sa... sa database. Pumapasok lahat sa database. Jersey, kapag unknown database error, I think ang nagiging problema mo dyan is it's either mali po yung pangalan ng database mo. Check yung mabuti yung pangalan ng database nyo. Compare dun sa code na binigay ko. Tama naman po, sir. Can you share me a picture? Send ka sa akin ng picture or kahit share mo dito sa chat para makita ko. Matukad, okay na ba? I mean, pumapasok siya sa database. I mean, matukad kapag pumapasok na sa database talaga. Yun yung gusto ko ma-check kung pumapasok na ba sa database. Matukad.
Pa-message na lang sa meeting kung okay ba. Ah, okay. So okay na pala yung iba. Yung iba na lang, inihintay ko po kayo. Sir, ito na po. Tama naman po yung video. Wait lang. Jersey. Ay. Wait, pipin mo na kita ha. Kasi pag ganyan, di ko masyado makita. Ay, hindi ko pa rin makita. Wait. Paano ba to? Stop share ko muna ha. Okay lang ba? Mukhang lahat naman kayo or mostly tapos na yun, no? Or patapos na. Check ko lang tong kay... speaker view. Wait, sorry. Wait lang, no? Medyo, ano siya, blurred. Ate Jersey. Medyo blurred yung ano niya. Okay, nakikita ko. Local host, ayan. Root. TV pass. DB name. Employee. Patingin nga ako nung baba mo nga siya. Dollar sign con. Papunta sa kanan. Dollar sign con. Kanan po. Okay, dollar sign, DB name, DB underscore employee. Tapos, if dollar sign, not dollar sign, contact. Okay, ngayon, patingin ako ngayon ng HTML mo to si Nave? O PHP na? PHP na po. Okay, patingin ako ng ano mo? Anong tawag doon? Hindi, i-run mo nga siya. I-run mo siya. Para makita ko yung error. Ang sabi, warning my... Connect unknown database DB employee. Okay. I-ano mo nga, ang tawag dito, balik mo dun sa code. Patingin ako ng code ulit. Taas mo siya para makita ko yung file name. Save mo nga uli siya. File, save as mo ulit. Thank you. Web dev PHP. Saan mo siya ilalagay? Patingin ako. Sa local disk C, 164, www. Okay. Click mo dyan, tapos save mo. Save mo ulit. Overwrite mo na lang. Yes, in-overwrite mo. Okay. Ngayon, i-run mo nga ulit. Refresh mo. Hindi, patingin ako ng URL mo sa taas. Localhost, web dev. Okay, sige. Refresh mo siya. Patingin ako na lumabas. Ano yung sa baba? Call stack, MySQL. Okay. Punta ka dun sa ano? Sa PHP may admin mo. Okay. Patingin nga ako ng DB employee mo. DB underscore employee. Hindi, yung DB, database. Okay. Ano nga ba yung dito? Okay. Balik ka dun sa code mo. Wait lang, nasa mayroon pa daw nasa waiting room. Wala pong nasa waiting room. Kaka-check ko lang. Ano kayang error nito? PHP DB ho. DB employee. Bukod wala.
Tama naman yung program mo, tama? Jersey? Yes, Sorry. Nire-install ko na po, tapos gumawa po ulit ako bagong database. Ganun pa rin po. Ah, pakiran mo nga ulit siya. Sorry, pakiran mo nga ulit. Last one. Ayan, para makita ko lang error. MySQL Connect, unknown database, DB1. Online 39. Call stock. Mm-hmm. Jersey, pwedeng picture mo, tapos send mo nga sa akin. Sige po. Oo. Para makita ko ha. Thank you. Connection fail. Okay. Wait ka, Jersey, ah. Yung code mo. Wala yung problem. Sir, sinend ko na po sa GC. Ito, check ko muna, ha? Yep po. Ay, sorry. Wala ko nakamute ako. Sign con, die, connection fail. Anong tawag dito? Ano pangalan nito? Jersey. So, po, sir. Okay, Jersey, ano yung in-install mong database sa PHP may admin mo? Ano nag-install ka? MariaDB o MySQL? MySQL po. Try mo nga. Kaya lang kasi dapat meron na yun, di ba? Dun sa ano, di ba yun sa DB host mo is equals to local host, lagyan mo nga ng colon, tapos 3308. Sige po, sir. Try mo lang. Kanina po tinanay ko 8080. Ayaw po. Hindi, yung 3308. Hindi siya nag-run? Ganun pa rin po, sir. Oh, kaya pwede dyan. Ayaw niya. Ayaw na. Bigay mo na yung kuya. Bigay mo na sa akin. Wala kami
Paano mo nilagay yung ano 3308? Pwedeng patingin ako sa ano mo computer. View, speaker view, pin. Yes, that's right. That's right. Yan dapat. Bokers are. Try mo nga rin ilagay sa localhost mo. Diba localhost / webdev yung ginagamit mo? Try mo nga localhost sa taas, sa may URL. Pag sinave mo na ba? Save mo muna yan. Okay, save. Yan yung nakalagay dun sa ano, no, WAMP mo. Dito sa localhost mo, lagyan mo localhost colon 3308 nga. Okay, tapos enter mo. Ayaw. So, ibalik mo na lang siya sa localhost. There's something wrong sa localhost. Ito ba't ano yan? Hindi ko po alam, sir. Bigla po na wala yan. Ano? Ang tinay mo, ba't tumatawa ka, Jersey? Hindi, ano yung nasa URL mo? Ayan po. Ayan kanina rin po. O, diba? Sige, refresh mo nga ulit. Wala na po yung error. Yan. Sino teacher mo sa webdev? Gusto. Kung kung sabihin, nakakahiya naman sa kanila. Okay na, Jersey? Okay, sige. Thank you. Ganun lang. Okay? Pag may tanong, sasagutin natin. Basta alam natin. Pag hindi, sasagutin pa rin natin. Okay? So, I think lahat tapos na ba? Tama ba ako? Sa chat kasi, sir, si Rand na naman, sir, di nagre-record akin. Hehe. Si Ermil hindi pa rin. Rand, sige si Ermil, naka-PC ka ba, Ermil? Hindi po. Opo. I-share mo nga muna yun sa'yo para makita ko. Thank you. Para isa-isa ko kang ma-check at maitama natin yung mga dapat itama. I-share your screen. Ayaw gumana nung sa else. Jasper, anong ayaw gumana nung else mo? Nagre-record pa din, sir. Wait lang, no? Balikan ko kayo. Ah. Paano nagre-record pa rin? Sige, salita ka muna, Jasper. Kahit anong ilagay ko, sir, nire-record niya. Di ba that, sir, ano? 1, 2, 3, 4 lang? Opo. Tama? Matukad? Andiyan ka ba matukad? Matukad kahit kung nandiyan ka, magparamdam lang, kahit ka. Kahit ano, nagre-record. Hindi, ganito na lang. Matukad, andiyan ka. Matukad. Adyan siya matukad? Yes, sir. Kanan pa, paki-help mo nga muna sila, Jasper. I mean, i-try mo nga yung sa else mo or what? Kasi diba, nasagot ko yung sa problem mo kanina. Baka sakaling masagot mo sila. Kung hindi naman masagutan, at least pagkabalik ko sa inyo mamaya, kung sakaling hindi niya masagutan, sagutan ko muna tong kay... Sino ba itong nagpaanong to? Si Ermil. Check ko muna yung kay Ermil. Tapos kapag hindi pa kayo tapos habang nag-uusap kami, babalikan ko na lang yung kay Jacob. Okay? Rand, okay na sa akin, sir. Sure yan, Rand, ha? Na dapat 4 digits yung employee ID, hindi dapat 3. Okay. Matukad ang problem mo ay MID. Punta ka nga dun sa ano mo, taas mo yan, dun sa ano, sa form mo. Sa form. Matukad pwedeng medyo nakihan yung font kasi maniit siya eh. Hindi ko siya makita. Thank you. Okay, asan yung emp ID mo dyan? Name is emp ID.
Okay. May ilalaki pa ba yan? Wait nga. View full screen. Ayan, okay na. MID. Input type, MID, emp name, tapos emp salary. Pakibalik mo nga dun sa ano? Sa, ang tawag dito? Ayan. Emp ID in C. Line 47. Emp salary. Patingin ako nung ano, insert statement mo sa may baba. Yung insert into, okay. Di ba yung emp ID, emp name, emp salary, pakipalitan mo yung, di ba single quote yung ginamit mo? Tama ba ako? Pakiburan mo nga yung single quote. Palitan mo nung, ano, nung symbol na katabi nung number one sa keyboard mo. Ayan, that's right, that's right. Ayan. Ayan. Pati yung emp name, pati yung emp salary. Tapos try mo siyang i-run. Ay, isave mo muna, of course. Pati rin po ba ito sa papalitan? Hindi. Yan, tama yan. Tama yan. Single quote talaga yan. Sige. Save mo muna bago natin siya i-refresh. Na-save mo na ba yun? Opo, sir. Okay na. Ayan na. Tama na? Wait lang po. So kapag kinlik mo yung insert, doon pala nagkakaroon ng problema. Opo, sir. Tapos sabay, ano, may lumalab... Pagka, ano po, pagka lumalabas na po agad yung, ano, yung else po niya. Hmm. Kasi nilagay ko yung if doon sa kanina. Meron ka ng if na isa? Doon sa share screen ko? Wait ah. Sige, i-stop mo yung share screen mo. I'll share my screen para makita mo. Tapos ang error mo ata kaya nagaganyan, balik mo nga dun sa code mo, ano, Ermil. Ay, dun sa, ano? Tama ba? Support. Hindi, dun sa database mo, sa PHP may admin. Mm-hmm. Empty. Sige, okay na muna yan. Stop your screen muna. Stop your share screen. Stop mo na yung screen mo. Ano? Okay na yan. May share lang ako. Okay. Eto, naglagay ako ng if dito. Ayan. Pakilagay mo yan para at least hindi else agad yung lalabas. Okay, ayan. Nakikita mo, ma'am, ano, Ermil? Opo. Ganyan din yung problema sa akin kanina, sir. Ito na nga yun. Sa chat, sino pa ba yung may chat? Si Jacob muna. Jacob, ano nangyari sa'yo? Naglolo kayo sir, gumana ganyan din sa'yo? Po, sir. Wala po yung preg match. Ngayon nyo pa lang ilalagay? Opo, sir. Okay, sige. Pakilagay nyo muna bago natin ituloy. Sir, as lang po, if ever 3 digits lang po nilalagay sa employee ID, may need po ba dapat nalalabas na error message po? Yes po. Dapat 4 talaga. 4 talaga dapat yung lalabas. 4 lang talaga dapat. Hindi pwedeng 3. Hindi niya dapat tanggapin pag 3. Kailangan 4 lang yung pwede mong i-input. Ganito na lang, no? Wait. I think mas okay yung ganito. Though gusto nyo yung i-debug, ganito muna. Matukad? Can you share your screen, Matukad? Diyan, ganon? Pa-share naman ako ng screen mo. Sir, naka-share screen po kayo. Ay, oo nga pala, no? Sorry. Thanks, Lods. Ay, wala pong internet yung laptop ko kasi. Hindi, yung ano mo na lang, cellphone mo na lang, baka pwede mo siyang anong tawag dito?
i-show mo na lang through ano. Ayan. Naka na. Lods! Ano nangyari? Nung pinag-share ko na, parang nag-stop ah. Matukad. Okay. Naka-share screen ka na ba? Okay, tapat mo sa ano computer. Matukad. Thank you. Medyo mabagal ata yung internet ni Matukad. Nag-answer, dami kasi application na, boss. Ano na? Ah, ganito. What if mag-hotspot ka na lang through phone mo tapos i-connect mo yung laptop mo tapos pasok ka dito? Okay. Diba? Okay, sige, ganun na lang muna yung gawin mo. Okay? So, aside from kila Jasper na yung problem is anong tawag dito? Yung pregmatch lang. Matukad sabihan mo ako pag okay na, ha? Okay? Aside sa kanila, sino pa yung hindi tapos? Si Casbadillo, okay na ba? Sir, hindi pa, sir. Sir, yung amen, ano, hindi po binabasa yung else. Sino yan? Topper po, Christopher. Topper. Hindi binabasa tong else mo? Check nyo, ha, kasi we have 1, 2, okay, 3 open. So, dapat meron tayong tatlong close. I-check nyo muna yung program nyo kung meron bang tatlong close. Okay? Yun muna. 1, 2, 3. Meron kang 1, 2, 3. Etong dulong close para dun sa unang if. Etong pangalawa sa dulo, this is for the else. At eto naman para dun sa if preg match. Okay? So, di pa tapos sila. Mariano, tapos ka na ba? Mark? Mark. Po, how about ano, Jasper Jan? Jasper Duarte, tapos ka na. Hello po. Di pa po nagre-record, sir. Hindi ka pa rin nakakapag-record? Opo, sir. Pero napagana ko na po yung PHP na file. Ah, okay, okay. Wala na pong error. Yung pag-record na lang yung problema? Opo, sir. Bakit? Anong problema nun sa'yo? Anong sinasabi? Ba't hindi ka makapag-record? Nung nag-type po ako ng employee ID, tsaka name, tsaka salary, hindi po siya nalabas doon sa database. Binago mo ba yung ano, yung nakalagay dito sa MID, yung symbol niya? Hindi po, sir. Ano ba to? Single code yung ginawa mo? Opo. Yung katabi po ng 1. Yun yung nilagay mo? Opo. Mm-hmm. Pero dito, yung quotation naman single code single nilagay mo po. I-share mo nga yung screen mo, okay lang? Naka computer ka, no? Habang iniintay ko, sir, si Matukad. Stop my share screen. Wait, allow ko na lang yung multiple para makikita pa rin to. Sige, you share your screen, ano? Tampas. Wait lang, hinahanap ko yung pangalan mo. Nag-share ka na lang. Hindi ko makita. Ay, hindi ko makita yun sa'yo. Stop ko na nga lang yung akin. Okay. TBL employees ba talaga yung nakalagay sa'yo? Apa, sir. Post insert sa...
Sige, i-run mo nga muna. Para na ako, para makita ko lang kung ano yung lumalabas. Insert. Bagus. So, pagpupunta ka sa ano? Dito po, wala pong nalabas. Refresh mo nga yan. Hindi ba ito yung nilagay mo? Yung 3434? Ah, hindi po. 1, 2, 3 po. Ah, sorry. Hindi ko masyado nakita. Sige. Mm-hmm. Wait lang. View. Ah, wait. Parang may mali ako, sir. Wait lang. Hindi ko. Asan? Yung sa... MID. Opo. Saka M name. Okay. Ayun kasi, sorry, hindi kasi masyado makita pag ano, okay. Maliit. Sige, try mo muna. I-refresh mo muna. Sabay, insert. Wala. Mm-hmm. Wala pa rin po, sir. Hindi, yung ginagawa mo bang yan, yan talaga yung nakasave doon sa... Sa www po? Oo, kasi sometimes, kalimitan, ganun yung nagiging problema eh. Save us mo na lang ulit. Para sure ka. Web. Web 2. PHP. Ay, ka na. Sabi mo, mamaya na kami. Ano yan? Parang bracket yung problema nung kay Jasper, sir. Kaya hindi nagsisave, nagre-record. Sige, try mo muna. Ayaw kasi talaga laki yan ni Jasper yung gawa niya eh. Hindi ko. Ayun, tawa. Hindi kasi mahigit eh. Ayan, thank you. And insert. Ah, sige, pabalik mo dun sa ano. Sa code mo. Sa code mo na tayo. Sa code. Mm-hmm. If we set isa. Isa. Dalawa. Ah, sa loob nung... Kulang ng ano? Kulang ng isang open curly brace? Or sobra? Ito, tanggalin mo tong ano? Itong sa tabi ng recorded? Tabi ng... Tapos, sir. Ito yan ko, ah. Burahin mo nga yan. Ah, hindi. Ah, sige, tama. Tama, sige. Save mo. Wala pa rin. Wala pa rin. Balik mo nga doon. Yes, sir, nasa loob kasi yung gawa niya nung nasa loob ng connection yung if statement niya na isa. Dapat okay, yun. Walang ano, wala kang close dito sa may die. Dito po. Oo. Sige. Isa. Wait lang. Isang open sa may if. Dalawa. Tama ba? Dalawa lang ang open curly braces nyo? Sige, balik mo muna isang close dito. Pero parang tatanggalin mo yun eh. Sa may recorded. Ayan. Sige. Lagay mo yung close dyan. Pero hindi ko kasi makita saan mo siya ilalagay eh. Tingnan mo. Yung 49 nakakilaw etong if na nasa iset. Di ba dapat itong nasa 54? Anyway, sige, save mo muna tapos i-ano muna, i-run mo muna para makita okay lang natin. Sige, save mo tapos try mong i-run ulit. Litan mo na lang para makita mo kung record added kasi hindi natin siya nakikita. Okay. Sige, try mo. Ito pala. Nalilito na rin si Jasper. Ayun. O, diba? O, burahin mo na yun. Yung kanina. So, tama pala nagbura ng isa, pero nagkamali kasi walang close yung isa. Ayan, burahin mo na yan. Save mo ulit, tapos try mong i-run. And error pa rin po, sir. If else. Pare, tama ba yung if, con, die? So, my SQ, unexpected else. Bakit may unexpected else ka?
kulang ng bracket, sir. Hindi, yun nga yung inaano ko eh. Paano siya nagkulangan ng bracket? Saan mo siya ilalagay? Kasi dapat yung unang if, meron siyang close sa may else. Tama ba? Pero wala pa siya nung ano? Wala pa nung preg match. Preg match. Ah, yung huling nilagay. Oh, ah, yung kaya... ano po. Ah, ayun pala. Sige, palagay nga muna ako. Lang pa. Nako, bago daw yung data ni Canon. Pero yung sa inyo, ano? Anong tawag dito? Okay lang yan, ano, Canon, kung hindi pwede. Okay lang. Yung sa inyo, Jacob, okay na ba yung sa inyo? Opo, sir. Nag-aano na, pag-apat, ay pag-tatlo, hindi pwede? Opo. Yung pregmatch lang po, wala kanina. I-share mo yung screen mo later on, ha? Ay, ano, ang tawag dito? Stop na po, sir. Jasper, oh, stop mo na. Thank you. Jasper, pa, share naman ako ng screen mo. Sir, yung akin, ano, yung else na babasa agad. Else na babasa agad. Hindi, ito na muna. Check nyo muna yung kay, ano, kay Jacob. Para, kasi parang pare-pares lang kayo ng, ano eh, ng, na naging problem. Jacob, can you share your screen para makita nga namin? Tapos, try natin sagutin yung iba. Tapos, explain natin yung code. Nagkasendan pa talaga ng codes, no? Try mga ano, tatlong digit lang. Hindi, i-run mo muna para makita natin kung ano mangyayari. Tatlong digit muna. Okay. Okay. Insert. Ang sasabihin niya, employee ID must be 4 digits. Okay, so hindi siya nag-record. Okay. Yung pag-apat, nagre-record, sir. So, check mo yung database kung pumasok yon. Kung di ako nagkakamali, that's 1, 2, 3, 4, tama ba? Tapos number yung gitna, IBBB, tapos ayan. So, pumasok yun sa kanya, tama? Ibig sabihin, naka-insert. Sir, bakit ganun? Eh, kapag kami naman nag-view, hindi naman sa database. Of course, wala pa kasi tayong select statement, no, or view statement. So, ang mangyayari dyan, babalik ka dun sa code mo. Okay, balik ka sa code mo, ano? Pakilakihan naman. Thank you. Bakit ba ayaw mag, ano, ayaw lumaki sa akin? View. Ayan, nakita ka na. Let me explain this one first, no? Yung nakalagay dito na if iset, iset po kasi yung ginagamit. Parang sa Java, di ba? Sa Java natin, ano bang tawag doon? Kapag gumagawa tayo ng event, gumagamit tayo ng reserve word para at least gumana yung method for your event. Dito, ang ginamit natin, if is set, tapos dollar sign post insert sub, which is the name of your insert button, okay? Tapos, naglagay tayo ng dollar error zip or ERR zip, okay, is equals to double quotation marks, ibig sabihin, wala pa siya nakalagay. If preg match, ano ibig sabihin ng preg match? Pag sinabi nating preg match, dapat, ito yung magmamatch na ilalagay mo doon sa anong tawag dyan? Sorry. Sa employee ID mo. Nakalagay dyan 0 to 9. Ibig sabihin, hindi ka pwede maglagay ng letter A, letter B, letter C, letter D. Okay? Or any letter, special characters, hindi pwede. Ang pwede mo lang ilagay ay 0 to 9 only. Nagkakaintindihan ba? That's why yan yung kagandahan kapag merong validation. Halimbawa, enter your age. Pwede mong ilagay yan. Ngayon, ano yung 4 na nakalagay ng open and close doon? Yung 4 na yon, ibig sabihin, 4 lang po yung tatanggapin niya. Sa 0 to 9, kahit na 0 to 9 yung i-input mo, apat pa lang yung pwede mong i-input. Kasi naka-indicate na 4. So kapag ginawa mong 5 yan, ibig sabihin 5 po yung maximum or 5 yung kailangan na i-input mo doon, 5 digit. Tapos nakalagay doon, dollar sign post MID. Kasi i-check niya kung match ba yung in-input mo based doon sa 0 to 9 at 4 na digit doon sa MID. Kasi yung MID, yun po yung text field mo. Yun yung pangalan ng text field mo. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo doon? Opo. Okay, next. Nakalagay dito, SQL, insert into TBL employee, MID, emp name, emp salary. Ito yung pangalan ng nandun sa database mo. Values, dollar sign post, MID, emp name, emp salary. Yung post na to, ito po yung galing doon saan? Galing to ngayon doon sa text. Okay? Ito yung nandun sa text mo na enter employee ID, emp name, tapos emp salary. Ito yung mga nakalagay doon.
tapos $result is equals to mysqli, query, tapos $con para ma-check kung may connection, tapos SQL to check kung yung result ay meron kang SQL, which is eto nga yun. Okay, yung SQL niya. Next, meron ka nakalagay dito, echo BR recorded. Ibig sabihin, i-echo niya na recorded once na naglagay ka na ng, anong tawag dito? Once na nakapaglagay ka na ng record mo. Ngayon, kung hindi ka pa, kung nakapaglagay ka na, i-check niya ngayon, else, yung ER zip. Kapag ang ER zip niya ay, anong tawag dito, hindi akma, dapat ang sasabihin niya, employee ID must be 4 digits. So, ibig sabihin, kung hindi 4 digits, okay, ibig sabihin, hindi niya tatanggapin. Okay? Tapos, echo, $ERZIP. So, ito yon. I-echo niya yon using echo, ERZIP. At which is yung ERZIP naman natin is yung P, class text, tapos ER text na nakalagay. So, ganun po tayo mag-a-add ng, ang tawag dito, records natin. Ganun pa lang. Ibig sabihin, meron pang mas mahabang way para, I mean, medyo mahaba-haba pa yung gagawin kasi adding pa lang tayo or storing pa lang ng value. Wala pa tayong update, wala pa tayong delete, wala pa tayong search, wala pa tayong view. Okay? So, ito yung gagawin nyo. Okay, this time dun sa pinakita ni Jacob, okay, na nagawa niya na yung ipreg match, wala naman na naging error. Okay, so ito po yung tinatawag nating validation, no? Na pag sinabing apat lang ang pwede mong input, you can use preg match. Pag sinabing numbers lang, you can use preg match. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo doon? Nagkakaintindihan tayo? Opo, sir. Okay, ganito. Anong tawag dito? I will allow si Jacob na isend tong code na to. Mula if iset lang, Jacob, no? Kasi meron naman na sila if iset hanggang doon sa close curly braces. Okay? Sa iba, huwag nyo munang gamitin. I mean, i-debug nyo lang muna ng i-debug or i-compare nyo yung binigay, bibigay ni Jacob doon sa ginawa nyo. Okay? Or as simple as kahit yung ito, yung akin. Kaya lang, syempre, kasi yung nandito sa text pad ko, eh, of course, nasa akin lang yun. Hindi ko na maalam kung in-screenshot nyo. Okay? Ito, ang pwede niyong gawin, or gawin mo siguro, Jacob, screenshot mo na lang to, tapos isend mo nga sa GC natin, para at least, meron silang, kahit ito lang, yung if iset hanggang dun sa close, kasi yun lang naman yung importante. Tandaan nyo na bawat, okay, bawat button na meron tayo, yung insert, delete, update, view, tapos search, lahat ng yun, naka if iset. Ibig sabihin, kung ganito yung format nyo, hanggang dito sa add, ganyan din po yung format nyo sa delete, sa update, sa view, sa search. Ibig sabihin, laging merong if iset. Okay? That, ang ginagawa nun is, sineseparate niya yung bawat code, plus, ang kagandahan kasi nun is, anong tawag dito? Mas madali mo siyang maiintindihan kasi bawat if iset corresponds to the button na meron ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Okay. Ngayon, ang gagawin niyo na lang, sige, you can stop your share, ano, Jacob, thank you. So ngayon, ang gagawin niyo na lang niyan is, of course, tapos na rin si Matukad, no? Ang gagawin niyo na lang ngayon is, I want you to, anong tawag dito? To check your work from add, from insert. Insert muna, ganyan. Insert muna yung gawin niyo, okay? Tapos, huwag nyo munang gawin yung iba. Okay? Ang ano lang, if we will have a extra time sa integrated application software natin next time, tsaka natin gagawin ngayon itong, anong tawag dito? Web development. Okay? Or kung wala talaga, mag-extend pa tayo ng isang linggo para dun sa web development. Naintindihan ba yung ibig kong sabihin? Opo, sir. Ayan, ganun muna kasi maganda sana pagka-end ng December, ayan, this December, ang mangyayari sana or kaya pa ba ng isa pa? Kaya niyo ba isa? I mean, after nung ano insert. Kaya pa ba? Sino yun? Over it. Kaya pa po, sir.
Hindi kasi ang tawag dito. Wala, mahaba kasi talaga eh, 'di ba? Kung titingnan mo 'to, wait. Eh, may nag-chat na. Ano 'yan to? Pwede ko po alam. Pwede pa 'yan, sabi ni Orsan. Anyway, sige. Hindi naman natin pwedeng ipilit eh, 'di ba? Paano ba 'to? Wait. Ay, ano ba 'yan? Wala na, hindi na nag-open yung ano ko. Wait. Aha, ano ba yun? Dami kong open kasi. Sorry. Wait lang talaga, saglit lang. Hindi ko ma-open yung ano. Dapat kong i-open. Desktop. PP documents. Yung iba, almost tapos na ba? Kasi yung iba, alam ko, hindi pa nga tapos, no? How about Antoinette? Antoinette, tapos ka na ba? President? Are you done with insert module? Magsumbol? Tapos ka na ba sa una mong task? Or hindi pa? Hindi pa tapos, sir. Siguro... Katulad din kay Jasper, nagpa-parse. Siguro, nagkakaroon tayo ng problema kasi, of course, syempre, tayo nakikita-kita eh. Dapat naman, pag alam ko talaga, eh, masasagutan natin. Pero, pag makomplicated, katulad nung may mga kulang-kulang na ano, medyo mayroon sagutin yun. Anyway, ito pa kasi yung kulang natin. Of course, kung mapansin nyo, ito yan, di ba? Ito, meron tayong insert dito. Hindi ko na nilagay yan. Asan pa ba? Ayan, yung insert sub natin, di ba? Maraming ganyan. Hindi ko rin nilagay. Hindi ko pa nilagay, I mean. Okay, tinanggal ko talaga siya. Para at least, hindi kayo malito na, para saan ba to, para saan yan, ganyan, ganyan. Okay, so medyo marami pa kasi tayo talaga dapat gagawin eh. Ayan o. Ayan pa. Siguro mga ano, 4 pages pa. Okay, sige. Wala ba, tayo magagawa eh. Medyo nahihirapan makakupap yung iba, pero okay lang naman. Siguro the best for now is stop muna tayo. Akala ko kasi kaya natin tapusin ngayon lahat. Eh, nagka-problem tayo eh. Okay. Ayun lang. If you can try na gawin yung kahit yung delete saka view. Or sige. Paano ba? Siguro groupings tayo. Okay lang ba? Sige sir. Okay lang po. Hey, okay I mean ganito. Halimbawa, ang gagawa ng delete based dun sa code na binigay ko, ha, huwag tayong gagawa ng ibang code. Siyempre, may mga tatanggalin kayo dun kasi nakaano naman yun eh, tawag dito. Naka-comment naman yung mga hindi nyo gagamitin. So, okay lang. Okay, kasi ayaw kasing binigay ko yung codes tapos ganito na agad. Mag-base kayo dun sa binigay ko. Okay? You are 40 ilan? 42 talaga kayo? ba kayo? Hindi. Hindi po. Ilan kayo lahat? Sa online class? 54. Ilan ba tayo? Or let's say dito, lahat ba nang nandito, yung 43, meron talaga kayo? Di ba meron tayong add? Ay, sorry. Meron tayong edit, or update, delete, search, ano pa ako lang? View, delete, search, view, delete, search, view, delete, search, ano pa? View, delete, update, view, delete, update, ano pa? View, delete, update, search, apat. Apat pa ba yung kulang natin? Ilang button pa yung nandyan?
Apat po, sir. Apat po yung natitira. Mm-hmm. 43. Siguro, group yourselves into ano? 5 members. Okay? Halimbawa, ganito. Ang unang 5 ay si, halimbawa, Eliza, Andre, Antoinette, Brian, tapos si Carlos. Halimbawa, silang 5. Group yourself into 5 ba sabi ko or 4? 5 tama ba? 5 po, sir. 5. Okay, so again, halimbawa, si Eliza, si Andre, si Antoinette, si Brian Pacheca, tapos si Carlos. 5 sila. Okay? Yung 5 yon na nakabuo, pipiliin nila, for example, update. So, ibig sabihin, ang gagawin nila is the update only. Tapos susunod, si Courtney, si Catherine, si Christian Lumagi, tapos si Christian Disquitado, tapos si Christian Javier. Ang pinili naman nila, for example, is delete. So, ang gagawin lang nila ay delete. Ngayon, sir, paano pag apat na inapili? Yes, okay lang yon. As long as, halimbawa, kasi ano yan, by 5, no, 4. So, 20 plus 20 is 40. So, dalawa yung gagawa ng update, dalawang grupo, dalawa din sa delete, dalawa sa, ano tawag dito? Dalawa sa view, dalawa sa search. Nakakaintindihan ba? Naiintindihan ba yung ibig ko sabihin? So, una, yung first 5 kanina, sila Antoinette, gagawin nila is update. Yung isa, gagawin nila delete. Yung isang 5, search. Yung isang 5, view. E tapos na lahat ng button. So yung susunod na 5 ulit, ang gagawin nila is update. Yung susunod na 5, sir. So, bali, bawat module, bawat add, edit, delete, search, bawat isa sa inyo or bawat isang button, dalawang grupo yung gagawa. Okay? So for example, Eliza, Andre, Antoinette, Brian Pacheca, Carlos, Courtney, Catherine, Christian, Lumagi, Desquitado, Christian Javier. Yung 10 yon, for example, ang gagawin nila ay view. So, sila na yun sa view. Hindi na pwedeng kunin ng iba yung view. Nagkakaintindihan. So, sir, paano po yung groupings? Kayo na pong bahala sa groupings nyo. Kayo na mag-grouping sa GC. Tapos, sabihan nyo na lang ako kung sino yung magkakagrupo. Tapos, kung ano yung module nila. Ngayon, sir, paano yung grading nun? Of course, ang grading nun is your group mismo. Of course, kung group yon, syempre, gigradean din po yon based doon sa ilalagay nyo sa PHP nyo. Paano yon? It's as simple as, di ba meron na kayong insert? So for example, yung unang 10 sinabi ko kanina, ang gagawin nila ay view, dapat doon sa program nila, meron na silang insert, meron din silang view. Okay? Nagkakaintindihan ba? Kasi nagawa nyo na yung insert eh, or gagawin nyo na yung insert. Ang susunod na gagawin nyo is kung ano yung pipiliin yung module. Kung edit ba yan, kung delete ba yan, kung view ba yan, kung search ba yan. Nagkakaintindihan ba tayo doon? Okay. Okay. Sige. I'll give you until tomorrow siguro kung sino-sino yung magkakagrupo. Okay. So for example, si Miggy naman siguro magpo-post niyan eh. Halimbawa, sabihin ni Miggy, view. Si Antoinette, si Pacheca, si Carlos, si Catherine, so on and so forth. So sila yung nandun sa view. Sila lang yung gagawa ng view. Kayo hindi nyo nagagawin yun. Dun sa mga hindi nakalista. O sa search, si Topper, si Beltran, si Amatorio, si Israel, si Ismael. So hindi nyo nagagawin. Yung grupong yun, hindi na nila gagawin yung view kasi sila Antoinette na yung mga nakalagay doon. Nagkakaintindihan ba tayo ulit? Okay, kung nagkakaintindihan tayo, paki-open na po yung mga camera nyo nang makita ko naman kayo. At tapos na siguro yung klase natin ngayon. Ayan. Ayan, open na lang ako ng camera nyo. Thank you. Para mag-screenshot na tayo. Excuse me. Haba na naman yung discussion natin ah. Na all. Ay, andito pala si Miranya. Akala ko wala si Miranya dito. Sana all, habang nagpo-program, nakakakain.
Okay. Screenshot ko muna, no? Tagal ko nagklase. Parang stress na ako. Okay. In 3, 2, 1, and... Okay. So, save ko muna. Wait lang po ha, sa second batch. Wait lang. This is BSIT 31. Web. Ay, tama. Web. Okay. Next po tayo. Isa pa. Mm-hmm. Isa pa. Okay, thank you. In 3, 2, 1, and... Okay. Ayon kita man ng batang katabi ni Miggy. Okay. Wait lang po. Okay. So, I think okay na yun. Ayan. Thank you so much. I hope na may natutunan kayo ngayon. Okay. Sa susunod na meeting ulit. Again, sa next meeting natin, IAS tayo mula morning till afternoon kung aabot tayo doon. Plus, ito pa pala. Napansin ko kasi na parang ang i-discuss ata sa inyo ni Ma'am Intelinis yung diagram na sinend ni Ralph. Tama ba? So, para medyo mag-advance tayo kasi baka mamaya maging redundant, pwede bang mag-install na kayo or let's say kung meron na kayong MS Word, of course, meron na rin kayong access, di ba? Okay, try to have an access. Tapos ang gagawin natin is gagawa tayo ng add, edit, delete, search using your access. Kasi access is RDBMS, so you can also create database management system using your access. So, ihuhuli na lang siguro natin yung Excel, yung advanced Excel. Yung paano kagagawa ng ganito sa Excel, paano kagagawa ng ganyan. So, ang gagawin muna natin sa access is gagawa tayo ng sarili nating information system. Okay, gamit yung access na pwede pala yun. Diba? Kasi nung una dati, kala ko hindi pwede. RDBMS pala siya, so I think pwede natin siya magamit. Okay, so that will be for today. Again, thank you so much sa pakikinig. Next week, sana meron pa. Sana meron pa nating madagdag dun sa web dev para at least kung matapos natin maaga yung IAS, maihabol pa natin yung web dev tapos hindi na tayo aabot sa third week ng December. Or else, pag hindi natin naabot next week, of course, mag-extend pa tayo. Pero Friday na. Okay? Kasi may event kami ng Wednesday. So, baka hindi ko kayo ma-meet ng Wednesday nun. So, Friday na lang. Okay? So, thank you so much. Ingat kayo. Kumain na rin kayo. Dalo na si Jasper. Pinapakain na siya kanina pa. Okay? Sige. Everyone, ingat. Ingat. Thank you. Thank you, sir. Sige po, sir. Thank you. Okay, you can out na. Thank you. Sir? Yes po. Yes. Sir, paano sir yung mga walang, for example, sir, naka-CP lang po sa pagka-code? Naka-ano pa? Naka-cellphone lang po. Naka-cellphone? Ang naka-cellphone lang naman ata is si Desquitado, tapos si... Si Delia po. Okay, ang ano muna kasi si Desquitado kasi tatry niya munang ikalikutin yung unwriter. Tapos kapag okay na, siguro i-share niya na lang kung paano gamitin. Okay. Tapos ako i-check ko lang din muna, hindi ko lang talaga maisingit kasi medyo marami rin talaga. Tapos, ayan, katulad ng klase niyo ngayon, umaga hanggang gabi. Yung susunod kong subject bukas is umaga hanggang gabi din. Okay. Si Gerald, ano ba, PC pa gamit mo? Or cellphone? Sorry? Sino, sir? Sino Gerald? Banila. Apa, sir. Laptop. PC. Okay, sige. Okay. Ang ganda nung kanta mo, ha? Na naman, napakinggan ko na naman. Adik na ako, kakahintay ng my day mo. Hindi ako nagre-react eh. Baka sabihin mo, lagi kang tinitignan eh. Thank you, sir. Dapat yung mga yun, nire-record mo talaga eh. Tapos, baka ma-share ko pa yun eh. Kaya lang, lagi kasi naka-my day eh. Lilipat na rin po ako PC pagkaayos. Okay, Desquitado. Thank you. Thank you, sir. Mm-hmm. Sige, thank you so much, everyone. Thank you. Gusto ko na lang rin po, sir, yung mga magsa-cellphone po. Just in case lang po. I-distribute mo na lang din sila dun sa mga merong...
Pero kasi importante rin na meron silang copy kasi anong tawag doon? Kakailanganin nila yun eh. Okay? Kasi nakikita rin naman nila kung ano nangyayari doon sa ano natin. Hindi lang nila ma-apply muna kasi naka-cellphone pa lang sila. But then again, kapag okay na yun sa cellphone, okay na siguro yun. Thank you. Deskitado, pakituloy mo na lang yung pag-ano ng sa ano, sa ang tawag dito? Sa app para at least ma-share naman natin sa iba tapos ma-share mo din sa akin. Okay, kasi hindi ko pa talaga natatry eh. Okay. Tapos yung tanong kanina na dalawa yung web server na in-install, gusto ko rin ma-check kung ano yung meron kapag dalawa yung in-install. Ha? Sige, thank you so much. Thank you, thank you. Sige po.